Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-24 sa buwan ng Abril, taon 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, mas mababang suggested retail price ng manok, hindi umano kayang ibigay ng mga maninindas sa pamilihang lungsod. Biyaheng Bulalakaw Katiklan, bukas na! Summer Adventures sa Puerto Galera, lalong pasisiglahin ng De Galera Festival. At sa detalye ng ating mga balita, sa selebrasyon ng 23rd anibersaryo ng Philippine Postal Office, muling inilunsad ang Electronic Postal Money Order o e-post mo, piso padala promo. Ang piso padala promo ay nag-aalok ng 1 peso flat rate sa mga magpapadala ng hanggang 1,000 piso sa loob ng bansa. Ang promo period ay nagsimula ng 15 ng Abril hanggang 15 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ito ay unang pinaimplementa noong buwan ng Disyembre ng nakaraang taon sa halos 400 branches ng PhilPost bilang bahagi na rin ng kanilang Paskong handog. Ang promo ay limitado lamang sa 2 beses na pagpapadala bawat tao sa loob ng 1 araw. Pwede po yung e-post mo, ito po yung electronic postal money order namin. Ano po, by this po dito po yung mga officers na participating branches namin. Ito sa nakalagay sa libad sa amin. Then ngayon, may promo po kami. Piso padala from, body available po ito ng April 15 to May 15 lang po. Yan. Tapos, every 1 peso to 1,000, ng fee lang niya, 1 peso. Tapos yun. Then, i-send niya by, parang send ng mga ibang mga katulad na mga, money transfer natin dito. Yeah. Eh, pinaka cheapest rate namin ngayon is 1 peso. So, April 15, May 15 lang yan. Samantala, sa kaugnay na balita, may bago ng postal ID. Ang bagong disenyo ay sinimulan pa noong Enero ng taong kasalukuyan. Mapapansin na nakalagay sa bagong postal ID ang bagong logo ng PhilPost. At di lamang ang COMELEC ang siyang kumuha ngayon ng biometrics. Maging ang PhilPost ay gumagamit na rin ito para sa epektibong pagtukoy ng isang individual. Kaya naman nananatili na isang valid ID pa rin ang postal ID na magagamit sa anumang transaksyon na mangangailangan ng pagkakakilanlan di lamang sa Pilipinas kundi maging sa labas ng bansa. Para sa mga nais kumuha ng postal ID, magdala lamang ng barangay clearance, birth certificate na galing sa National Statistics Office at marriage certificate. Nagkakahalaga naman sa bahigit na 414 na piso ang kabayaran ng PhilPost ID. Makalipas ang 1 buwan na pagpoproseso, ipapadala na lang ito sa pamamagitan ng koreo direkta sa tirahan ng nag-apply. I-promote po namin yung bagong postal ID namin as biometric na. So, pwede yung mga requirements po nito. Pag female, married, birth certificate, marriage certificate, Romaneso, barangay clearance. Pag single naman na female, birth certificate din, then senumar, barangay clearance din. Tapos sa male naman po, birth certificate, Romaneso, and barangay clearance din. Yun lang. Para sa mga karagdagang katanungan sa PhilPost ay maaaring tumawag sa numero bilang 288-2285 para sa Calapan City, 5275872 o 520151 sa main office. Maaari din mag-email sa postal.payment@philpost.gov.ph. Sa ibang balita, sa kabila ng pagbaba ng suggested retail price o SRP ng manok sa Kamaynilaan, nasa 140 pesos pa rin naman kada kilo ang presyo ng manok sa pamilihang lungsod ng Calapan. Ilang mamimili ang umasa na bababa rin ang presyo ng karne ng manok sa lungsod, ngunit ayon sa mga maninindas, sa ngayon hindi nila kayang magbigay ng presyo na mas mababa pa sa 140 pesos kada kilo dahil sa dami ng patong sa presyo ng mga ito bago pa man ibagsak sa palengke. Sa Manila yun dahil ang pinsila agad sa Luzon, Rica.
iba pang kamay na para magpatong. Ang kanila ni Fiji, indirekta dito. Oh, ay baka noong tigaan ng Fiji dito. Oh, ay dito, pag-iipat na aming patong. Ayon kay Ginang Benny Bacolo, nakasa ng manok o yung namimili ng mga buhay na manok at nagsusupply ng dressed chicken sa mga maninindas sa palengke, sa buhay ng manok pa lamang ay malaki na ang puhunan. Idagdag pa ang gasto sa pagkatay at paglilinis ng mga ito. Aniya pa, mahina ang bentahan ng manok sa ngayon at hindi na umano sila magtataka kung pagsapit ng buwan ng Mayo at Hunyo ay wala nang makuna ng buhay ng manok sa lalawigan dahil sa pagkalugi ng mga poultry raisers. Sa huli, paunawa nila sa mga mamimili na iba ang sitwasyon nilang mga manininda sa pamilyang lungsod at ikamamatay ng kanilang negosyo ang pagbibigay ng 110 to 120 SRP. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Sa muli isang pabihirang pagkakataon, muli, the world will stop, this country will stop once again to witness the greatest match of history, ang sinasabing fight of the century, ang laban ng ating kaibigang si Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas mo ang iyong kagalingan, ang kagitingan, and this country will never be prouder. Kaya kaming lahat dito sa bansa ay nagdumadalangin at ipinagdarasal na sana'y muli ang pagtatagumpay ng isang Manny Pacquiao para ibandera at ipagmalaki ang bansang Pilipinas. With the so many problems besetting this country, I know there is Manny Pacquiao who will rise above those problems at ipagmamalaki ang bansang Pilipinas. Mula sa Kongreso, kaming lahat ay nagyayabang at ipinagmamalaki na meron kaming isang kasama na nagdadala para ibandera, ang sabi ko nga, para ipagmalaki ang Pilipinas. Nawa ang iyong pinagdaanan mula kay Kid Kulapu hanggang ngayong isang pinakamagaling, the greatest boxer of all time, ay sana'y maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino. Sa aking kumpare, Congressman Manny Pacquiao, good luck, best wishes, at ang sampo ng unang distrito ng Oriental Mindoro, kaming lahat ng Mindoreño, ay umaasa at ipinagdarasal ang iyong tagumpay para sa ating bansa. Isang bayan para kay Pacman. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Nananatiling masigla ang turismo sa Puerto Galera. Ito ay matapos ang bagyong Chedeng sa kasagsagan ng mahal na araw kung saan maraming turista ang kinakailangang ikansela ang kanilang booking dahil na rin sa itinaas na storm signal sa lalawigan. Ayon kay Mayor Hubert Dolor, nagkansela man ang ilan, marami dito ay nagpalipat lamang ng petsa samantalang ang iba naman ay agad na nagtungo sa Puerto Galera matapos ang bagyong Chedeng. Dagdag pa ni Mayor Dolor, inaasahan nila na lalong sisigla ang kanilang turismo ngayong Mayo dahil sa De Galera Festival na taon-taon ay hinihintay sa bayan ng Puerto Galera. Siksik sa programa at dobling kasiyahan ang dulot ngayon ng De Galera Festival na naiiba sa mga nakaraang pagdiriwang. Maganda ang projection natin ng turismo ngayon. Nagkaroon lang tayo ng konting problema noong Holy Week na nagkaroon ng bagyo, si Chedeng. At ang bayan ng Puerto Galera ay hindi rin naligtas doon sa typhoon signal. Dahil simula nung nagkaroon ng signal, ay nakansela na ang biyahe at medyo nagkaroon ng ilang mga cancellations of booking. But after that naman, ay unti-unti na uli na lumalakas sapagkat yung iba naman ay nagpa-rebook at yan naman ay tinanggap ng ating mga establishments sapagkat hindi naman kasalanan niya ng ating mga turista na hindi sila natuloy dahil mayroong bagyo. Samantala, sa tatlong taong panunungkulan bilang punong bayan ng Puerto Galera, pinagmamalaki ni Mayor Hubert Dolor na malaki ang kanyang naiambag sa lalong pagsigla ng turismo ng kanilang bayan. Bagamat ani ang matagal nang kilala ang Puerto Galera bilang summer capital ng lalawigan at isang pamosong tourist destination sa bansa, maraming bagay pa rin aniya ang nakaligtaang pagtuunan ng pansin sa mga nakaraang panahon. Una na dito ang accounting of tourists kung saan ay tinutukan nila ang statistika ng mga turistang dumarating at kung saang lugar nagmula ang mga ito. Mahalaga na malaman aniya ang mga gaytong impormasyon upang makita ng may matibay na batayan ang pagkilos ng turismo sa kanilang bayan. Ikalawa ay ang pagpapalawak pa ng mga tourist activities sa nabanggit na bayan. Noong una ayon pa rin kay Mayor Dolor, White Beach lamang ang siyang kilala at palagi ang pinupuntahan ng mga turista. Ngayon, maging ang mga maliliit na dalampasigan dito ay binibisita na rin. Idagdag pa dito ang mga bagong adventures tulad ng extreme sports, zipline, mountain climbing at fish feeding na umaani na rin ng pansin sa mga turista lalo na sa mga dayuhan. Ikatlo, higit nilang tinutukan ang tourism service. Mula sa maliit na sektor hanggang sa malaking hotel at resorts, lalo aniya nilang pinapalakas ang dekalidad na serbisyo at kalinisan sa kanilang bayan. Bawat isang grupo ay may bahagi sa pag-unlad at pagsulong ng turismo ng Puerto Galera. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Super featherweight champion of the world,
Supervision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads, not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Pagsulat, pagbibilang at iba't iba pang uri ng tunog, ilan lamang ang mga ito sa mga itinuturo sa mga batang pumasok sa catch-up class ng kindergarten sa Adriatico Memorial School. Isa ang AMS sa mga eskwelahan sa lungsod na nagbukas ng catch-up class para sa mga batang papasok na ng grade 1 ngayong Hunyo ngunit hindi pa nakapag-kinder. Tanging si Teacher Diana Rabino ang nagtuturo sa 14 na bata sa ilalim ng supervision ni Grade Chairman Teacher Miriam Sarmiento. Ayon sa huli, April 13 pa nang magsimula sila ng klase at sa kanilang obserbasyon, marami na sa mga bata ang handa ng pumasok sa unang baitang. Basta sa observation ko, kasi kahapon nagturo o kahapon, nakakamarami na makasabay. Siguro pwede sila ready na for grade 1. Isa lang yung sa school ng 14, isa lang yung talagang magsibilay. Lalo sa writing at saka sa identifying ng letters at saka numbers. Pero the rest ng bata is parang medyo okay, nakakasabay sila sa lesson. Bagamat aminadong mas adbentahe pa rin ang pagpasok sa regular class, sinisikap naman aniya nilang matuto ang mga bata sa catch-up class kahit 8 linggo lamang ang ipapasok ng mga ito. Binibigyan nila ng prioridad ang mga leksyong pangunahing dapat matutunan ng mga ito tulad ng mga letra, bilang at iba pa. Sa regular na lesson is merong mga additional activities na naibigay sa mga bata para mas retain sa kanila yung lesson na ituturo ng teacher. At the same time, meron din na nadadagan yung mga games para hindi mabored yung bata. Unlike dito na mas priority namin ituro sa ganitong catch-up, yung mga lessons na dapat talaga before sila mag-grade 1, at least letter, yung mga letter at saka yung sounds, at least ma-identify lang nila. Dahil pampublikong eskwelahan, hindi maiiwasan ang kakulangan sa mga gamit tulad ng workbooks. Upang hindi maiwan ang bata, nagpapa-photocopy ang magulang ng workbook. Ayon pa kay Teacher Sarmiento, automatikong makakapasok sa grade 1 ang mga bata matapos na bigyan ng Certificate of Completion. Upang malaman naman kung saang aspeto mahina ang bata at kailangang pagtuunan ng pansin ng magiging guro nito sa grade 1, may assessment na pagdaraanan ang mga ito. Sila po ay automatic magiging grade 1. Ang gagawin lang sa kanila, kaya nga po sa catch-up, meron mga assessment na ibigay para halimbawa, after nung assessment, yun yung magiging guideline, yung magiging basihan ng magiging grade 1 teacher para yun ang gagawa nila ng enhancement para makahabol yung bata, makasabay yung bata sa ibang batang grade 1 teacher. Pero halimbawa, kung saan siya mahina, Samantala, dahil halos 2 linggo na mula nang sinimulan ang klase, sakaling may humabol pa hanggang Lunes, 27 ng Abril ay kanila muna aniyang susuriin ang kakayahan ng bata na makahabol sa mga leksyon bago ito tanggapin. By Monday siguro, hindi na pwede kami mag-accept kasi 2 weeks na. Mahirap ng habulin. Unless, yung bata is medyo hindi delay. Pero ang kanyang abilidad sa lesson. Pero pagka ang bata ay medyo mabilis makapick up,
Siguro, kasi titingnan ko pa rin, mabigyan ng assessment kung makakahabol siya. Kasi yung mga na-miss niya lesson, pwedeng after ng ano, ihabol lang sa kanya. O di kaya, habang nagsasagot sa yung iba, at medyo mabilis niya siya, pwede siya makahabol. Pero kung halimbawa yung bata ay sobrang delay, parang mahirap na yatang i-accept yun. Kasi, mahirapan din yung bata. Samantala sa kaugnay na balita, dahil sa mandatory na ang pagpasok sa kinder ng mga bata bago pa man ito makapag grade 1, inaasahan ng tatas ang bilang ng mga ipatatala sa kinder ngayong pasukan. Kaugnay nito, mula 27 hanggang 31 ng Abril, magkakaroon ng enrollment at entrance examination ang Adriatico Memorial School para sa mga magki-kinder. Ayon kay Grade Chairman Teacher Miriam Sarmiento, mula sa mga kukuha ng pagsusulit, 50 ang pipiliin at kukuha naman ng panibagong exam upang mapabilang sa Head Start. Then, yung papa, lahat po ng makakapasa dun sa exam, yun lang yung bibigyan ng second set ng test para sa magiging Head Start pupils. So, 50 pupils lang yung i-allow na bibigyan ng para sa Head Start class. Then, yung matitira dun yung mga sa 50 pupils na masiselect na papasa, merong intelligence test na ibibigay ito sa kanila na magbibigay na ito ang psychiatrist, yung psychologist na magbibigay nyo. So, 25 lang ang kailangan matitira mga sa. Then yung matitira, sila yung mapapasama sa Head Start pupils o Head Start class. Then yung matitira ng 25, sila yung magiging section A. Samantala, hindi naman aniya sila nagkulang ng paalala sa mga magulang at maging sa mga punong barangay ng mga pamayanang nakapalibot sa AMS hinggil sa pulisiya ng pagtatapos sa kinder ng mga bata bago mag-grade 1 kung kaya't inaasahan anila sa enrollment period na walang magulang na aapila upang tanggapin ang kanilang anak sa grade 1 kahit hindi pa ito nakakapag-kinder. February, nagkaroon kami ng early enrollment. At yun ay sinabi na agad namin sa mga parents na na-encounter namin, mga nag-inquire. Tapos, na-inform na din namin nung before end of the March, nag-inform kami sa mga barangay captains within the city. Sa Calapan, dito sa San Vicente, yun sa, basta yung lahat na nakapalimot sa amin, ano, mga barangay captains sa school, hanggang pa Chopa. Nakapag, ano na namin, nasabi na namin yung mga, yung sinasabi nila na kailangan ay magkikinder nila. At saka kaya, iniinay yung sinabi na rin namin na siguro this is the last time na magkakaroon ng catch-up program. Kasi dati nagka-catch-up na, then yun nga, hindi pa rin nila ginagawa. Kaya ngayon, forsado na. At sinabi na rin ng aking department na talagang kahit siya ay may edad na, wala kang magagawa, kailangan na lang sa kindergarten kasi kasama siya sa college. Sa huli, malaking tulong aniya ang pwersang pagpasok sa kinder ng mga bata upang hindi na gaanong mahirapan ang mga guro sa unang baitang, hindi lamang sa pagkatuto ng mga ito kundi maging sa kanilang pag-uugali. Para sa amin, mas maganda yung ugali na magkaroon ng kapag hindi nag-kinder ay talagang naging grade 1 kasi usually sa pag nag-grade 1 agad, nagiging na ng kinder, talagang nahihirapan ang grade 1 teachers. Yun na lang sa behavior ng bata na naiinip, tsaka sila ay palang background, ay ang hirap magsimula tapos sasabay mo din siya marunong. O hindi naman marunong, at least may alam na sila. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.
tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCT. Bukas na ang biyaheng Bulalakaw Katiklan na isa sa matagal nang inaabangan ng mga Mindoreño. Kaya naman dito lalong inaasahan ang pagtaas at pagsigla ng turismo sa lalawigan. Kamakailan lamang ay ginanap ang ribbon cutting ng barkong bumibiyahe dito. Kabilang sa mga dubalo sina Mayor Edna Villas, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, Manny Pangilinan at si Alfredo Pandilio. Sinaksihan rin ito ni na Municipal Administrator Ernilio Villas at Vice Mayor Teresita Bantugan. Ito ang unang ro-ro vessel na babiyahe sa rutang Bulalakaw-Katiklan at vice versa. Apat na beses sa isang araw ang biyahe na tumatagal mula 2 hanggang 3 oras na paglalakbay depende sa lagay ng panahon. Para sa pamasahe, 500 pesos para sa business class regular passenger, 400 pesos para sa mga estudyante at senior citizens. Para sa mga bata, ang edad ay 7 pababa, sinisigilan lamang ang mga ito sa halagang 250 pesos. Para sa premium economy, 400 pesos for regular passenger, 352 pesos para sa mga estudyante at senior citizens, at 222 para sa mga batang 7 years old and below. At kung ang pipiliin naman ay economy, magbabayad lamang ng 375 pesos for regular passenger, 300 for students and senior citizens at 187 pesos para sa mga bata. Pasasalamat naman ang naging mensahe ni Mayor Edna Villas sa pagdating ng naturang barko sa kanilang pantalan. Bukod sa pagsigla ng kanilang turismo ay malaki rin aniya ang maiambag nito sa kaunlaran ng kanilang bayan. Samantala sa first quarter ng 2016 ay inaasahan naman ang pagkakaroon ng karagdagang biyahe na Bulalakaw-Coron, Palawan. Sa ating public service, panawagan sa publiko mula sa pamunuan ng Ormeco, magkakaroon po tayo ng power interruption sa darating na linggo, 26 ng buwang kasalukuyan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa lungsod ng Calapan at sa mga bayang nasasakupan ng unang distrito. Ang pagkawala ng kuryente ay dahil sa mga sumusunod na kadahilanan, isa sa gawa ang retapping point ng mga independent power producer. May mga isasaayos na linya sa Diamond Substation at pagpapalit ng mga bulok na poste. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Itype lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Ryan Ramos na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.